sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus, purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo sa unang linggong ito ng Agosto. At Ave Maria, pagbati sa mahal na Inang Maria. Kumusta po kayo? Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kura paroko ng Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong religious congregation sa Pilipinas at Macau, at ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Lungsod Pasay sa ilalim ng Archdiocese of Manila. Tuwing Martes, dito po natin ginagawa ang Martes Dolores, palagi ang nobena at debosyon sa mahal na ina, patrona ng parokya, Mater Dolorosa de la Pieta. Si Maria sa ika-anim na hapis na kung saan matapos ang pag-aalay ni Kristo sa Kalbaryo, kinalong ng magiliw na ina ang walang buhay na katawan ni Kristo. Kumusta po kayo? Naku po, eh, ngayon ay linggo nga. Tayo'y nasa ikalabing walong linggo. Ikalabing siyam na linggo ng karaniwang panahon. At siyempre po, binabati natin ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw pong ito. Ang ating ebanghelyo ay galing po sa Luke chapter 12, verse 32 hanggang verse 48. Ito po yung mahabang pagbasa. Kasi meron din pong shorter form na pwede pong piliin ng pari sa kanyang misa. Pero let us focus ang ating pong pagninilay at pag-aaral sa umagang ito sa long form, Luke 12, 32 to 48. Dito po'y nagpapatuloy ang mga pangaral ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Dito yung tinatawag natin na discipleship sermon ng Panginoon sa bersyon ni San Lucas. Tatlong bagay ang binibigyan diin ng pagbasa sa araw na ito. Una, mula po sa verse 32 hanggang verse 34 ay binibigyan ng pahalaga ng Panginoon na ang alagad dapat buo ang pananampalataya. At kung buo ang pananampalataya, sabi ng Panginoon, do not worry. Ulitin ko po, do not worry. Yan, ano? Ang isang tunay na alagad ay hindi dapat masyadong nag-aabala sa mga material na bagay tulad ng kung ano ang kakainin, ano ang ibibihis, no? Kung hindi, ang mga material na bagay, ito ay tulong sa atin upang pagsilbihan ang iba. Tulong sa atin means upang maglingkod sa iba. Pero hindi dapat ito ang end. Para sa atin, sa isang tunay na alagad, dapat nating alalahanin na ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ay siya rin ang nangangalaga sa bawat pangangailangan ng kanyang nilikha. Kahit na yung pinakamaliliit na bulaklak at halaman at yung maliliit na mga ibon, dapat ang puso po natin ay nasa tunay na kayamanan, which is
Sabi nga natin sa misa, ikaw ang aking tanging yaman. At yan siyempre ang Diyos. Pangalawa, mula naman sa verse 35 hanggang sa verse 40, sabi ng Panginoon, be watchful, maging mapagmatiyag. Ang ibig po sabihin nito ay maging alerto, maging always ready, huwag masurprise. At dito, ginamit ng Panginoon ang paglalarawan ng isang kasalan sa mga Hudyo. Alam niyo po sa mga Hudyo, yung kasalan at oras ng kasalan ay hindi po malalaman hanggang sa huling sandali. Alam niyo kung bakit? Kasi pagsundo ng asawang lalaki sa kanyang sinisinta na asawang babae na papakasalan, magkakaroon muna ng mahabang paalaman, no? Yung pamamaalam talagang mahal, matagal yan eh, no? Maliban po dyan, sisikapin ng partido ng babae na itaas yung dowry, no? At dahil po dyan, magkakaroon uli ng renegotiation, pag-uusap, no? Kaya, kung ikaw ang servant, mga servants ng groom, dapat handa kayo anytime na darating ang groom kasama ang kanyang bride. Kasi sa araw ng kasal, kailangan paglingkuran ng husto, lalo-lalo na yung bride, no? Ng iyong maestro. So, dapat ang mga servants ay pirming nakalilis, no? Gird your loins, yun pong ibig sabihin yan. Inililis nila ang kanilang mahabang damit, binibigkis, oh, gird your loins. Para sa ganun pagdating ng maestro at ang kanyang asawa, anumang oras, ay handa kayong maglingkod, gumalaw, gumawa. Yun ang punto, no? So be watchful. Do not be surprised. Pero connected to that, yung pangatlo, verse 41 hanggang sa verse 48. Work. Yan. Magtrabaho. Ito pong ibig sabihin ng Panginoon ng pagiging tapat. Ang pagiging tapat o faithful ay pagiging responsable. Ginagampanan mo ang dapat mong gampanan ke nandyan ang bossing o wala. You are responsible. You are continuously working. At dahil po dyan, anumang oras dumating ang maestro, hindi problema. No? At sabi nga ng Panginoon, dapat kilalanin mo ng husto ang iyong Diyos, ang iyong Panginoon. Kilalanin mo ng husto. Nang sa ganon, sa higit na pagkilala ng iyong maestro, ay mapaglilingkuran mo rin siya ng mas tapat at mas maayos. So yun po yung tatlong paunawa ng Panginoon sa atin pong gospel ngayong 19 na linggo ng karaniwang panahon. No? Tatlong bagay. Tatlong W's. Regarding worry, do not worry. Be watchful. At work, work, work. That is the way to wait. Okay. So sana po ay nakapagbigay tayo ng atin pong inspirasyon sa linggo na namang ito, unang linggo ng Agosto. Paki-strike po itong subscription button natin sa gawing ito ng ating YouTube display upang everyday matanggap nyo po ang ating posting at update. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline,
sa timeline ng parokya, sa timeline po ng inyong mga faith-based communities, mag-evangelize po tayo. Let us work, work, work. Yan. Oh. And pakilala po natin sa YouTube ang ating channel, Domi Guzman. Sa Facebook at Viber, ang ating community page, Pagkagising sa Umaga. Doon po sa mga gustong makarating sa Holy Land of Israel, meron po tayo itong November 1 to 14, Holy Land Beyond Basics. No? At makipag-ugnayan lamang po sa Facebook account ng Journeys of Faith Pilgrimages and Tours. At i-message po ninyo si Miss Arlina Onglao. Doon naman po sa mga puno ng yaman, kabutihan sa inyo. Sabi nga ng gospel ngayon, where your treasure is, there your heart is. Sana po ay tulungan nyo kami na bigyan ng maayos na dambana ang ating patrona, Mater Dolorosa de la Pietà. Makipag-ugnayan po kayo sa atin pong parish messenger account. Pwede po kayong maging benefactor o sponsor sa atin pong piyesta at nobena, September 6 hanggang September 14 ang nobena, and then September 15 ang kapistahan po ng Mahal na Ina. Paki-message po kami sa messenger account, Our Lady of Sorrows, no space, Our Lady of Sorrows, that parish. At ngayon tayo po ay babati sa isa na namang pangkat ng atin pong mga virtual parishioners tuwing umaga. Pagbati po sa parokya ng Santa Maria de la Strada sa Quezon City. Kay Father Aitoy, ayan, kay Perks Domingo, ang Formation Ministry Head, at si Wi Ramos. Binabati rin natin si Dina Reyes at ang kanyang pamilya, ang Tita Violet Ramiro, kumusta kaya siya, no? And lahat po ng members ng Viber community na Tarana kay Jesus, Maria at Jose. Pagbati rin po sa mga parokyano ng St. Alphonsus de Ligori Parish, Magallanes Village, sa pangunguna po ni Monsignor Matt Garcia, at gayon din po, nandyan ang Parish Secretary si Miss Lorena. Sa Two Hearts Community, binabati po natin sina Brother Romy at Sister Maribic Plosius ng Karangalan Village, Kainta. At dyan naman po sa Diocese of Antipolo, lalo-lalo na po sa Our Lady of the Abandoned Parish sa Marikina, binabati po natin si Sister Irma San Miguel at ang kanyang mga kasamahan sa DMI, Daughters of Mary Immaculate. Mabuhay po kayo. Oh, ngayon po, tayo naman ay manalangin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, Father of Jesus, Father of mercies, in the mighty and sweet name of our Lord Jesus Christ, the King of mercy, through the powerful intercession of the Immaculate and the Sorrowful Heart of Mary, Mother of Mercy, and with the prayers of Saint Therese, our spiritual sister, in the merciful love of God, we pray, O Father, pour on us your merciful love, rejected by others who cannot accept your will, so that we may console you and glorify you and praise you even in our littleness and darkness today. And to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin.
sanctify my thoughts, affections, words, actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Saint Joseph, protect the Church and the Pope, protect our homes, our family, our loved ones, protect our works, our ministries, and apostolates. Alleluia. Ay, sarap ng kape. Sister Lynn at Brother Romy, salamat po sa pampainit ngayong umaga. Kape Barako. Nothing best than Kape Barako. Ayan, organic. Kung gusto po nyo matikman, makipag-ugnayan po kayo sa Facebook account ni Sister Lynn at Brother Romy, Agarta Dragon Fruit Farm. Ayan. Diyan naman sa Tagaytay, dumaan po kayo sa Girasol. Ayan. Kay Attorney Rafi Rodriguez, Girasol. Ayan. Marami din sila diyang mga kape. Aha. O, yung pahimis ba yan? Okay. So, Pilipino, agbyag ka. Mabuhay ka, Katolikong Pinoy. Siya nga po pala, we ask for your prayers. Mula po sa araw nito, ako po ay magre-retreat. Ako po ang magre-retreat. Kasama ng ibang mga first batchers ng annual retreat ng Society of St. Paul. Diyan po sa St. Scholastica Center of Spirituality sa Tagaytay. Hanggang Biyernes. Hanggang sa Biyernes po ang retreat. Pray for us.